Tara. Halika na. Kain na tayo. Halika na. Ginagawa lang naman ho namin to para sa mga anak namin eh. Isa pa pareho kaming sumang-ayon para sa mga bata. Kay Hannah, kay Becca, pati na rin ho kay JR. Ito lang ho yung tanging paraan para mailigtas sila. Basta tanak. Huwag kayong titigil sa inyong pananalangin ha. Gabay lang at proteksyon ng Diyos ang makakapagligtas sa ating lahat. Ma'am? Sara? Edward, ating gabi na. Good evening po. Pasensya na ako kayo kung ngayon lang ako nakapunta. Ayos lang yan, Edward. Sa'yo mga bata. Ganun pa din. Hinahanap pa rin namin yung kuta ng Alex na yun. Edward, Sara, magpapahinga na kami ng mama mo. At pupunta kami sa simbahan mamaya para ipagtingin ng kandila ang lahat. Sige po. Sara, pwede ba akong may tulong para sa paghahanap sa mga bata? Okay, Edward. Pasensya na, awat ka na. Ayaw ko na itong madami pa sa mga problema namin. Sara naman, para ko na rin naging anak si Becca. There was a time na naging popa niya ako. At syempre, hindi ko gusto mo yung masama mangyari sa kanya. Alam mo, awa na ako dun sa batang yun. Baka bata pa niya, pero ganito na yung pinagdadaanan niya. Pero grabe rin ang bilib ko sa bata yun kasi napakatibay. Lagi rin napakapositibo. Dahil sa magandang pagpapalaki mo kay Becca, kaya buo at matibay si Becca. Hindi rin. Alam mo, dahil dun sa batang yun, nagpapakatibay ako. Kasi yung batang yun yung buhay ko eh. Kaya hindi ko kakayanin kapag nawala yung batang yun. Kaya sa oras na malaman kung saan nagtatago yung Alex na yan, susugurin ko siya. At ipapatikim ko sa kanya yung sukdulang parusa. Sana, hindi ka pwedeng gumawa na kahit anong kilos. Kailangan ka ni Becca, di ba? Kapag may nangyaring masama sa'yo, mahirapan ngayong humanap na paraan para pagalingin siya. Importante ka sa lahat. Importante ka sa pamilya mo, kay Becca, at sa akin. Nandito na siya! Your favorite carbonara. Ayan ah. Sinarapan ko talaga yung pagluluto ko dyan kasi alam ko na na-miss mo yung luto ko. Tama ba ako, anak? Ito, kain ka na. Antonio! Mabuti na lang dumating ka na. Tamang-tama. Kakain na tayo. Halika, umupo ka na dito. Pinagluto ko yung anak natin. Yung favorite niya, carbonara. Kara, hindi yung papabatiin ng daddy mo? Hi, daddy. Kamusta po kayo? Na-miss ko po kayo. Sabi ng daddy mo, na-miss ka rin daw niya. Huwag kayong mag-alala. Dahil simula ngayon, palagi na tayong magkakasamang tatlo. Kung ano yung buhay natin dati, maging ganun ulit ang buhay natin ngayon. Palagi tayong magkakasama habang kumakain, magkakasama habang nagsisimba, tsaka magkakasama pag naglalakwatsa tayo, nagpapasyal. Hello, Sara? Ano, handa ka na? Malapit na tayo magkita. Oo, handa na ako. Sabihin mo lang sa akin kung saan tayo magkikita. Paalala lang, Sara. Siguraduhin mong kasama mo si JR. Dahil kung hindi, gusto ko lang masigurado na buo at buhay ang mga bata. Kasama mo naman sila, di ba? At ganun din ang gagawin ko sa anak mo. Deal! Magkita tayo sa sementeryo. Sa puntod ni Kara. Alas 7. Ano? Sa puntod ni Kara? Oo. Para naman makita niya kung paano kita papatayin. At para na rin, mas mapadali ang pagsasama ninyo ng kambal mo sa ilalim ng lupa. Alex, basta! Dalhin mo si JR doon. At siguraduhin mo na wala kang isasama ng kahit na sino. Lalo na mga pulis. Yun ay kung gusto mo pang makitang buhay ang mga bata. Hello? Hello, Alex? Alex! Matatapos na rin ito.
Kailangan ko maligtas si Hannah sa si Becca. Naging mabuting ina kayo sa akin. From the time po na kinupkup niyo ako, hanggang sa dinugtungan niyo yung buhay ko, sobrang laki ho ng utang na loob ko sa inyo. Kara, alam mo, gusto ko lang naman maging ina ko para sa'yo. At natutuwa ko kasi na-appreciate mo lahat ng nagawa ko para sa'yo. And look at you now, you're also a good mother, Kara. Ang ibig sabihin nun, I raised you well. Ang bait-bait ng anak mo. Pero mukhang wala na yata akong pagkakataon para maging ina kay Becca. Bakit naman? Mami, hindi ko namin kasama ngayon si Isabella. Nakidnap ho siya. Kinidnap ho siya ni Alex. Mami, hindi niyo dapat ginawa yun kasi may leukemia ho si Becca. Malubahan na ho siya. Kaya mami, please tulungan niyo naman ho ako. Sabihin niyo ho sa akin kung nasan si Alex. Sabihin niyo na ho ba sa akin kung nasaan si Alex? Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam kung nasaan si Alex. Lumayo na ho kayo sa akin. Don't even bother to text me or call me. Ayoko ho kayong makausap hanggang hindi pa ho kayo nakakapag-desisyon na gawin yung tama. Totoong anak at tingin niyo sa akin. Hindi niyo sasaktan yung pamilya ko. Kara, I'm your mother. Hindi. Pero kara, pamilya mo din ako. Inilalayo ka nila sa akin. Di mo nakikita yun. Hindi ako nagtulak sa akin pa pala. Alam niyo, hindi na kayo yung mami nakilala ko. Nakalimutan mo naman yung mga ginawa ko para sa'yo. Hindi ko nakakalimutan. Simula ko ngayon, pinuputol ko na lahat na kaugnayan ko sa inyo. At hindi na ako papayin, saktan niyo pa ulit ang pamilya ko. Nasaan yung anak ko? Saan mo dinala yung anak ko? Nasaan si Isabella? Nasaan yung anak ko? Hindi! Sir, may problema tayo. Hindi na makontak si Kara. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin, Kara! Ano? Kaya ka lang sumama sa akin? Para malaman mo kung nasaan si Alex? Ganun ba? Hindi. Hindi. Kailangan lang umatigil yung kasamaan ni Alex para umagkasama-sama na tayo. Sinungaling ka! Hindi totoo yan! Ninaloko mo lang ako! Hindi. Hindi mali ko yung isip. Ano? Ipapakulong mo na naman ako? Hindi, hindi. Mali ko yung isip niyo eh. Gusto ko lang kung maging buo tayo. Ikaw ako si Isabella. Hindi totoo yan. Niloko mo na nga ako noon, hindi ba? Niloko mo ako noon! Mas pinili mo pa yung pamilyang yun kesa sa akin! Pagkatapos ang lahat ng ginawa ko sa'yo! Tapos ano? Ito lang ang igaganti mo sa'kin? Hindi, hindi. Gusto ko lang ko talaga magkasama-sama tayo, maging buo tayo. At mangyayari lang po yun kapag nakuha natin yung anak ko kay Alex, please. Nakikiusap po ako sa inyo. Kunin mo natin yung anak ko, please. Malubaw siya. Mabuti na siguro yan sa anak mo. Dapat siguro, mawala na yung anak mo. Pagkatapos sa sumulat na tayong dalawa, isama na rin natin itong daddy mo. Di ba, Antonio? Maghanda kayo. Susugod tayo. Yes, sir. Halika na! Halika na! Tapusin na natin yung buhay natin! Halika na! Hindi, bitawan niyo! Halika na! Sumama na! Tapusin na natin itong buhay natin! Bitawan niyo! Sabi ako eh! Hindi ako si Kara. Ako si Sarah. Kaya hindi niyo ako pwedeng isama. Ano? Hindi ako si Kara. Kaya kahit napatayin mo ko ngayon, hindi kayo magiging buo ng asawa mo. Hindi kayo magkakasama-sama dahil ako si Sarah. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan! Totoo yung sinasabi ko. Hindi ka lang naniniwala dahil baliw ka niya. Loka-loka ka na! Yaka! Yaka! Mabilog yung sinabi mo! Sabi na kayo! Antonio! Yung anak mo! Sarah! Hello? Hello, Alex. Kailangan ko ng tulong mo. Tulong? Bakit? Nasaan ka ba? Si Sarah. Niloko niya ako. Nagpanggap bilang Kara. Para lang makasama ko. Para malaman kung saan ka nagtatago. Ano? Sinabi mo kung nasaan ako? Siyempre naman hindi ko gagawin yun. Pero kailangan ko ng tulong mo. Teka. Sigurado ka ba si Sarah ang kasama mo? Eh, kausap ko lang siya eh. Imposible na magkamali ako. Eh, nung una nagpapanggap nga siya bilang Kara. Pero sa bantang huli, nabisto ko din siya. Siya pala si Sarah. Papunta na ako dyan. Basta kailangan paplanuhin natin kung paano ako gagatid doon sa babaeng yon. Bakit parang may mali? Ano to, pinaglalaroan ba nila ako? Hindi pwede.
Kung sa tingin nila tuso sila, mas tuso ako. Sundan ho natin si Mami. Sigurado ako kung pupunta siya sa idaw ni Alex. Men, get ready. Umalis na si Lucille. Susundin natin siya. Bibigay ko sa'yo yung gusto mo. Pero pinapangako ko. Mararamdaman mo yung sakit na dinulot mo sa pamilya namin. Ma'am, handa na po yung mga bata. Hindi na. Hindi na tayo matutuloy dahil nakamuya ko ng panganib. Sige Alex, kailangan mo akong tulungan. Niloko ako ni Sarah. Kailangan kong gumanti sa kanya. Sandali nga. Kailan mo ba kasama si Sarah? Buong magdamag. Buong magdamag? Gumamit ba siya ng cellphone? Hindi, wala na ba siyang dalang cellphone eh. Bakit ba? Sabi ko na nga ba tama yung hinala ko eh. Kung ano man ang tumatakbo dyan sa utak mo, sana naiisip mong gumanti. Dahil hindi nila tayo pwedeng maloko. Kailangan makaganti ako kay Sarah. At kailangan makuha ko si Kara. Hello, Sarah. O, Kara. Wala dyan si Alex sa sementeryo. Pupuntahan namin siya sa hideout niya. Sinusundan namin ngayon si Mommy. Sige, sige. Salamat. Sarah. Sarah, tara na. Alam ko na kung nasa si Alex at ang mga bata. Tara. Halika na. Miss Acosta, dyan ka lang! Nasunod na dumating yung mga pulis. Ano? Hoy! Bakit sinabi mo sa kanila kung nasa to? Hindi! I swear, hindi ko naman alam na nasundan pala ako ng mga pulis! Ah! Alam niyo na kung ano gagawin niyo. Paulan na niyo sila ng bala. Bilisan niyo! Yes, ma'am! Tom! Ang mga bata, kunin niyo! Ihanda mo yung sasakit sa likuran. Tatakas tayo! Sige. Sasama ako! Ano? Hindi! Hoy, Lucille! Lucille, mabalik ka dito! Alex, huwag na natin patagalin to. Wala ka ng ibang mapupuntahan.
Sumuko ka na! Umiling na lang kayo! Patatakasin niyo ako o pasuasabugin ko talaga ang bunguna ng mga bata ito! Sandali! Alex! Alex, please! Please, huwag yung mga bata, please! Hindi naman ako kayo! Alex, please, we're begging you. Ibigay mo sa amin yung mga bata. Hindi! Dali natin sa malapit na ospital. Sir, unstable ang vitals at sa patient. Let's go. Hold blue. Start, sir. Go. Becca. Becca. Anong nangyari? Becca. Sandali. May isang ambulansya dito. Kami. Help me dito. Bilis. Bilis na sana. Sir, sumama ka na. Ako na bahala sa pulis. Oh, opo, salamat po. Oh, Mari! Anong balita? Tapos na. Nakuha na ni Kara ang mga bata. Ay, naku, salamat naman sa Diyos! Eh, asan daw po sila ngayon? Nasa ospital. Dinala si Becca kasi naapektuhan yata sa nangyari. Ay, Diyos ko. Si Ate Alex po. Nasa ospital din. Pagkatapos niyang makuryente. Pero binabantayan na doon ng mga polis. Yeah, buti na rin nangyari yun sa kanya. Para hindi na mga pagkasignal na din. Sana nga hindi na gumalik. Hindi naman yata yan ang gugustuhin ko para sa kanya, Andy. Gusto ko pa rin makuha yung hustisya para sa lahat ng ginawa niya sa atin. Sa pagkamatay ni Ishmael, gusto kong pagbayaran niya lahat ng ibig sabihin po ba nito, pwede na natin makita si Becca? Oo. Sige na, maganda na kayo. Grabe nangyari sa kapatid mo. It's almost a miracle na buhay siya. Muntik siya mag-cardiac arrest kanina. Will she recover? I hope so, eventually. And we're gonna also have to check for neurological effects when she regains consciousness. Ay, naku, Mari. Buti na lamang at napatulog niya nitong si Patricia si JR. Kawawang bata. Tulad ni Alex, ang naging ina niya. Mabuti na lamang.
Nahuli na yung Alex na yan. Huwag na yan na makukuha sa atin si JR. Si Lucille na lang ang problema. Hindi ka ba masaya na nahuli na si Alex? Iniisip ko lang na sa akin nagsimula ang lahat ng to. Kung sana hindi ko sinira ang pamilya ni Lucille noon, hindi sana hindi dinanas ng mga anak ko ang lahat ng ito. Ano ka ba naman? Kung hindi mo ginawa yung noon, pwede, wala sana si Sarah at Kara ngayon. Ang mga anak kong yun nung nagbigay ng kahulugan ng buhay ko, gaya nitong si JR, kahit kinuha natin siya sa mga magulang niya, hindi ko ito pagsisisihan dahil alam kong mapapabuti ang buhay niya sa atin. Tama ka dyan, Mare. Sana nga yung munting anghel na si JR na yan ang magwawakas ng lahat ng kalbaryo natin sa buhay. Sana ito na ang bagong simula para sa pamilya natin. No? Mabubuti kasi mga tao ang mga anak ko eh. Karapat dapat lang sa kanila ang magkaroon ng magandang buhay. Ano bang ginawa ko para umabot sa ganito? Bakit kailangan saktan yung pamilya ako? Alex, kinama ko naman lahat para maging mabuting kapatid sa'yo. Kung meron akong pagkukulang sa'yo, I'm sorry. Kung nasaktan kita, kung napabayaan, Alex, please, tumigil ka na. Tumigil ka na. Alex, huwag mo nang hintayin na tuloyin ka ng mamatay dahil sa ginagawa mo. Pero kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang kapatid ko. Kahit hindi ako mapapagod na magdasal na sana mahanap mo sa puso ng magpatawad. Sana mawala yung galit sa puso mo. Kahit man para sa anak mo, pero higit sa lahat para sa sarili mo. Mabait pa rin sa kanya yung tadhana. Kasi critical man siya ngayon, at least hindi siya nakakulong. Don't worry, kapag stable ang condition ni Alex, I'll talk to our lawyers para ayusin naman kaso sa kanya. Basahin niyo po ito. May balita tungkol kay Ma'am Alex. Kasama ko pa kasama habang buhay, di ba? Kailangan ko nating mapakulong si Alex. Hindi ako si Kara. Ako si Sarah. Kaya hindi niyo ako pwedeng isama. Ah! Yung pala, niloko mo lang ako! Pinaikot mo lang ako dahil gusto mo mahuli ang Alex na yan! Sa ngayon, nagtagumpay ka. Pero hindi ako susuko. Mamahalin mo ako katulad ng dati. Makukuha din kita. Tatanggalin ko ang lahat ng naging sagabal sa ating dalawa. Kahit ikabatay pa nating dalawa yun, magsasama tayong dalawa, mabubuo ko ang pamilya natin. Ikaw, ako, si Antonio! Excuse me. Doc, yung anak ko, kamusta po? We found some bruises in her body from her captivity. But we're monitoring her injuries to prevent infections. Lalo na ngayon, bumibilis ang paghina ng immune system niya. Kailangan bilisan na natin ang transplant niya. Ako, handa na ho ako sa operasyon. Sabihin niyo lang ho sa akin kung kailan. Sige, Ms. Juarez. I'll arrange for your confinement para may handa ka na for the operation. Eh, Doc, pagkatapos mo ng operation, malaki ho ba yung chance na gagaling mo yung anak namin? I can't really say it's 100% chance. Anything can happen. Kailangan ihanda niyo lang sarili niyo, lalo na si Becca. Becca's a fighter. Alam namin kakayanin. I agree. I suggest ihanda niyo mga sarili niyo. Becca will need your support. This will be a tough fight. Excuse me. Mm-hmm.